Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon, kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb ng mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. Nagbabalik ang Panahon TV at ngayong umaga makakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Maganda umaga, Mr. Mendoza. Sa pag-iral ng hanging habagat kahapon sa ating bansa, posible po ba na lumakas na ito sa mga susunod pang araw at magdadala po ba ito ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar sa ating kapuluan? Magandang umaga rin, Rachel, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Yung ating habagat sa kasalukuyan, ito yung nakaka-apekto pa rin dito sa Hilagang Luzon, ano, sa kalnurang bahagi. At inaasahan natin na mga susunod na araw, posibleng magkaroon tayo ng mga malalakas na pag-ulan sa kalnurang bahagi ng Luzon at gayon na rin sa ibang bahagi ng Kabisayaan. At yun nga, makaka-apekto ito sa mga sa ating panahon sa susunod na mga araw. So magiging good weather condition pa rin tayo ngayong araw bagamat magkakaroon naman tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod pang araw. Habang kung lalakas itong habagat, posible po ba na magtaas kayo ng gale warning sa ating mga baybaying dagat? Tulad ng nasabi ko, no, magkakaroon tayo ng mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Subalit ang lakas naman ng hangin natin ay hindi makakasapat upang magtaas tayo ng gale warning sa among bahagi ng ating bansa. So good news pa rin para sa mga maglalakbay via sea dahil wala pa rin pong pagtaas ng gale warning hanggang sa mga susunod pang araw. Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast ngayong araw ng Linggo? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, ano, patuloy pa rin ang epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat dito nga particular sa kalurang bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya tinaasahan naman na ang buong bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At para naman sa ating mga manonood na sinusulit ang kanilang nalalabing bakasyon, meron po ba tayong namumuong sama ng panahon sa loob o kaya sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PA? Sa kasalukuyan, meron tayong binabantayang mga cloud cluster area dito sa silangang bahagi ng Luzon. At inaasahan natin na posible tayo magkaroon ng low pressure areas sa mga susunod na araw. So posible nga no, sa mga susunod na araw ay makakaranas tayo ng pamumuo ng sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat, Mr. Mendoza. At yan nga po, nakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. NDRRMC 911-5061. Bureau of Fire Protection, 426-3812. Philippine National Police, 117. Pag-asa, 833-8526. MMDA Flood Control, 882-4177. PBOOKS, 426-1468-79. At may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard, 527-8481. Red Cross, 143 o di kaya 790-2300. Department of Health, 711-1001. DSWD, 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.